Posible bang kahit buhay pa ay pansamantalang aalis ang kaluluwa sa katawan? Pakiramdam ko'y iyon ang nangyari sa akin. Maski na hindi ko masabi kung nagtatapat ba si Juno na gusto niya ako. Pero ang puso ko ay nagkukumahog na maniwala sa kahulugang nasa likod ng pahayag niya. Iginian niya ang baba ko para salubungin ang nakaawang niyang labi. Maingat ang kanyang halik. Naiisip ko ang matamis at malambot na marshmallow na paborito ko noong bata pa ako. "Part your lips, Nash. Let me penetrate." Anas niyang tinukso sa dulo ng dila ang jawline ko. Kumislot ako at dahan-dahang ibinuka ang bibig ko. First kiss ko siya. Hindi ko alam ang gagawin. Marahan niyang kinagat ang labi ko na parabang talulot ng rosas na sinisipsip niya at ang dila niya ay naglaro sa loob. Nagustuhan ko ang mainit na kiliting ginagawa niya at ang banayad na hagod ng malakarayom na kuryenteng kumalat sa aking katawan. Kinapa ko ang gumagalaw niyang panga at hinaplos. Umungol siya. Pero pinahinto kami ng tahol ni Apple na nagsasabing dumating na ang mga magulang ko. Inakay ako ni Juno patungo sa bakanting silya at pinaupo. Napansin siguro niyang wala nang natirang lakas ang mga tuhod ko. Pumuslit pa siya ng damping halik sa tuktok ng aking ilong bago niya ako binitawan. Kalmado pa rin siya at wala man lang sinyalis na nabahala sa muntikan na naming pagkakabuking. Kuminang sa mga mata niya ang masidhing emosyon at pagnanasang hindi palubos na napawi. "I've told your parents about my intention. Think I've got their approval, but that doesn't mean you need to rush your decision. Take your time. I will wait until you're ready for me." Tango lang ang nagagawa ko dahil ayaw pa gumalaw ng aking dila. Nanatili pa rin sa labi ko ang masarap na bakas ng una kong halik at hindi makabawi ang aking utak. Maisasarap pa kaya yon? Paano kung hindi dumating ang mga magulang ko? Saan kaya kami nahahantong ni Juno? Parehas kaming bumaling sa pintuan nang pumasok si Mama. Sinalubong ito ng lalaki at kinuha ang dala nitong bayong na puno ng iba't ibang gulay. Nilapag niya yon sa misa sa harap ko at kinindatan ako nang dumaan sa akin ang gold brown niyang mga mata. Tarantang umiwas ako ng tingin. Gusto kong tumayo at magmano. Baka magtaka si Mama at nakaupo lang ako. Pero nanigas ang mga tuhod ko pababa sa aking mga binti. "Nash, bakit hindi ka pa nagsaing?" May nginig ang boses na umahon sa aking lalamunan nang tumikim ako. "Ma? Pasensya na, Aling Ani. Kinausap ko kasi siya tungkol doon sa hiniling ko sa inyo ni Mang Virgil kanina," singit ni Juno. Lumambot ang mukha ni Mama. "Doon na kayo sa sala, ako na rito." "Sana huwag akong kulitin ni Mama mamaya. Baka masabi ko ang tungkol sa halik. Lumiligaw pa lang si Juno pero may ganun ang namagitan sa amin. Bakit nga ba hindi ko siya itinulak? Bakit tinayaan ko lang siyang halikan ako kahit hindi ko pa siya boyfriend? Ganun ako karupok pagdating sa kanya?" Inakay ako ni Juno palabas ng kusina at pinauupo sa mahabang sofa sa sala. Hindi rin naman siya nagtagal pa. Hindi na nga siya napilit ni Papa na roon na maghapunan. Palagay ko ay may raid na naman sila ngayong gabi. "Pulis? Naku, huwag kayo magpapaloko sa kanila. Mas masahol pa sa seaman ang mga yan. Every port, report. Kung saan sila madidestino, hahanap sila ng babaeng gagawing parausan. Never ako maniniwala na may pulis na walang girlfriend o kaya ay asawa." Sagap na sagap ng tainga ko ang sinabi ng isa sa mga kaklasikong lalaki. "Siguro naman hindi lahat. Tiyak mayroong mga matitino at gusto kong maniwalang isa si Juno sa mga yon." "Police Captain Juno Hidalgo. Tuwing naaalala ko ang unang halik ko sa kanya,
para akong lubon na sobrahan sa hangin at hindi na makababa mula sa himpapawid. Tumunog ang cellphone ko. Sinilip ko yun at nang makita ko kung sinong caller, ay dali-dali akong tumakbo palabas ng classroom. Nagtungo ako sa dulong bahagi ng koridor na walang mga estudyanteng nakatambay at doon sinagot ang tawag. Hello? Nash, I'll be waiting at the next block. Si Juno ang nasa kabilang linya. Sa dalawang araw na lumipas ay hindi na ako pumapasok ng school sakay ng motor ko. Hatid sundo niya ako. Pero hindi ako pumayag na hanggang dito sa eskwelahan. Bumababa ako kalimitan sa may eskina at doon na rin siya maghihintay sa akin tuwing uwian sa hapon. Sa gabi naman ay nagpapalitan kami ng text bago ako matulog at bago siya lalagak sa kanilang operasyon. Pero ayaw ko munang magtiwala ng gusto. Naliligaw pa lang siya kaya siguro masyado siyang masigasig. Sige, lalabas na ako, sabi ko. Bumalik ako sa classroom at kinulikta ang bag at ilang libro na hiniram ko sa library namin. Uuwi ka na, Nash? Tanong ni Maricel. Bukas na nga palang inauguration, kailangan mong maghanda. Oo, una na ako sa inyo. Kumaway ako sa kanilang mga naiwan sa loob at nagkukwentuhan pa. Ingat, pahabol ni Toby habang patawid ako ng pintuan. Lakad takbo ang ginawa ko paglabas ng exit gate ng campus. Natanaw ko agad ang nakahitnong pickup sa shoulder ng kalye. Nakahazard mode ang headlights nito. Lumingali nga ako at tiniyak na walang mga estudyanteng naroon. Agad kong binuksan ang pinto sa front seat at pumasok sa loob. Early dismissal? Tanong ni Juno na nakayukyok sa manibila at nag-aabang ang malagkit na titig sa akin. Busy ang faculty para sa event bukas. Nilapag ko sa aking kandungan ang mga libro at ipinatong roon ang bag. Sumabay ka na sa akin bukas. Umayos siya ng upo at pinausad na ang sasakyan. Nakasaf uniform siya ngayon. Ang mga manggas ay nirolyo hanggang sa ibaba ng kanyang mga siko. Hindi pwede. Kailangang maaga ako sa school. Marami kaming gagawin bago mag-umpisa ang program. Isa pa, kami mga usherettes ang sasalubong sa inyong mga guest. Pagkatapos ng maiksing usapan na yun ay natahimik na kami. Mas binagalan pa niya ang takbo ng sasakyan pagpasok namin sa barangay road. Are you tired? Basag niya sa katahimikan. Umiling ako. Pwede magtanong? Sure, go ahead. Nakailang girlfriend ka na? Akala ko lang hindi ako piktado sa narinig ko kanina sa kaklasiko tungkol sa bad practices ng mga pulis. Pero ayaw maalis sa utak ko. Paano kung ganun lang din ang pakay ni Juno sa akin? Paano kung naghahanap lang siya ng parausan habang nandito siya tapos may girlfriend pala siya sa mainland? I had one in junior high, one in senior high, and one during my stay in PNPA. Seryoso ka sa kanilang tatlo noon? Perhaps I try doing all the stuff they like, but those aren't enough for the relationship to work, I guess. Immaturity often takes over my way of choices and judgment. When I finished up at the police academy, my concentration changed a lot. Wala ka bang mga flings outside your work? Tanong niya. Not interested in those kind of stuff. I was extremely focused on establishing myself in the PNP. Can't afford to get distracted. Anong pinagkaiba ngayon? Hindi ba ang war on drugs ay panibagong challenge para sa pulisya? Ayaw mo bang mag-focus na lang muna roon? Itinabi niya ang sasakyan kung kailan malapit na kami sa bahay. By the way, I brought helpings you might wanna try. Inabot niya mula sa backseat ang paper bag, chicken lasagna at homemade pizza na may kasamang dalawang can ng pineapple juice. Bigay sa akin to ni Consul Pinyalusa. Naisip kong kainin kasama ka. Pinagbigyan ko siya at kinain ang merienda habang naghihintay na sagutin niya ang huli kong tanong.
Binuksan niya ang bintana ng sasakyan para makapasok ang simoy ng hangin. You're the only distraction that I will never ever regret having in my life, Nash. Huminga ako ng malalim at napahabol na lang ng tanaw sa kawa ng mga ibon na dumaan sa bahaging yun ng lupain. Nilunok ko ang kinakaing lasanya at naghintay ulit kung may dagdag pa siyang sasabihin. Pakiramdam ko kasi hindi pa siya tapos. When I was still in the camp, Krami, madalas ka nang ikwento sa akin ni Wiljon. He even sent me some of your photos in the messenger. Ang tungkol sa iyo ang madalas na nagpapahaba ng usapan namin. May halong tawa ang tono niya. Pero bigla rin siyang sumeryoso. Then one day, I realized I was hit by something unstoppable. I fell in love by how Wiljon described you in his stories. Every day, I was looking forward to hear updates and learn new things from him about you. Nakapukol ang paningin niya sa harapan namin habang nagsasalita. Nalunok ko pati ang aking hininga. In love na siya sa akin kahit hindi pa kami nagkita sa personal. Posible ba yun? And I fell in love more now that I have the real one beside me. Ibinaling niya sa akin ang banayad na titig. Police reputation when it comes to women and relationship is quite brutal. That's why I would never ask that one thing from you until after I walk you to the altar. It is not sex that makes a man. I can get by with just your love and trust. Tumango ako at ngumiti ng matamis. Naniniwala ako sa kanya. Ganadong inubos ko ang natitirang lasanya at pizza sa hawak kong styroplate. How about you? Any boyfriend from the past? Gumanti siya ng tanong at binuksan ang kanang pineapple juice para sa akin. Wala, confident kong sagot. If ever, ikaw ang magiging first boyfriend ko. Pero may gustong umakyat ng ligaw sa akin. Kaklase ko, si Toby. Pupunta siya sa bahay ngayong linggo. Naningkit ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Papayag akong ligawan ka ng iba. Basta bigyan mo ako ng assurance na magiging akin ka kapag handa ka na. Hinaplos niya ang pisngi ko at marahang sinaling sa kanyang daliri ang aking labi. I still don't have the right to set boundaries for them. Anyway, I am your first kiss. I think that gave me a 1-point advantage from the rest of the guys out there. Pagyayabang niyang kumikindat sa akin. Ganun, umirap ako at ngumisi naman siya.